Sino mas pogi? Si Alo, si Sander? Diyos ko po, exclamation mark, Alo. Yun yung sagot nyo dyan, mga guys. Kung sino mas gwapo. Teka exclamation lang. Mark, Alo. Teka lang, sabi ng misis ko, hindi ko rin binabasa yung shoutout niya. Teka lang, hindi ko makita. Nasaan ka ba? Nasaan ka ba? Isa pa nga, inaaway ako sa chat eh. Hindi ko rin binabasa. Ayan. Guys, pabate, Team GG ng Davao. Ano ba yung GG? Gulayat Gaming ba to? Tropa ko to sila eh, kung GG to. Gulayat Gaming. Best Friend 19. Ayan. Dubai, pabate. Nice Bestie. Yan, pati si ano, Nice Bestie. Ah. Si Carl's pabate dito sa Dubai. Yan, shoutout sa'yo. Sana may mag-pick ng Necro. Gusto ko marinig magtabi si General at ng Karit ng Kamatayan. May in-edit na, may animation, may animated version na nga ako ng Karit eh. Gawa ni Mascot Max. Shoutout sa'yo. Eh, pati si Joshua din, pabati naman, Carl's Arbor ng Linkin Park shirt mo. Nope. Wala nang ganito ngayon. Sa ano lang, sa Hard Rock Cafe niyo lang makukuha to noon, pero wala na siya ngayon. Ayan, limited shirt lang to, guys. Sorry. Yun, nagpapashout out Fritz from Doha, JB020791. Cozy Boys ng Chicago. Ano? Sira ulo. Joker, Joker. Pero eto na TNC, mga bands nila dito, Winter Wyvern, Earthshaker, Bane, Terrorblade, and of course, yung Naix for Fanatic. Nightstalker, Omni-Knight ni Sam H. Kanina na pinahirapan sila. Yung Undying. Yo, Jace, what's up? Yo, Jace, what's up? Undying and Medusa ni Kuku plus yung Razor, binan na rin dito. Shout out sa GF girlfriend ni Kaloy, ayan, from Davao. Yun na nga. Na-shout out na yung GF ni Kaloy. Magmagina si EE, Diyos ko po, we lost boys, long game tayo pag ganun. Tingin ko ibaba naman nila na to. Ibaba nila yan. Yung mga comfort position 1 or heroes ni EE. Ganda ng sustain dito ng ano. Naamoy ko, do you smell Oscar? Depende. Na, may Oracle eh, no? So, shout out kami nanonood sa Muntinlupa, Windale, 1994. General from UK. Lupina Pogi. Alright. Yun, Bahrain. Bisaya, Rock and Lord, Suki, Kudri. Uy, may mga gabi. Again guys, ano to ah? Best of 3 series and nanalo nung game 1 yung TNC and this is game 2. Alright? Sa mga nagtatanong. Kilala mo players na team ko Dabato nung nag-champion sa Gensan recently. Sila Burhan? Sila ba yun? Barasa yun. Yung nag-Rubik na may duel, dinuel yung Sven na naka-God Strength. Yun, idol ko yun. Gagi. Diyos ko po. Sobrang idol ko yun, boy. Rins dyan. Sila Burhan. Ayan, shoutout sa inyo kung nanonood kayo dyan. Respect. Alright. Kasi ako nakapag-cast ng mga games nila eh. So, idol na idol ko yun. Marcos pa rin. Grabe naman to. Ilabas ang Meepo. Dagdede na. Oh, sila Doyle. Yes. Sila Doyle. Kilala ko yun. Shoutout naman, mga kuya. Renzo. Ayun lang, ito nag-PM na yung wife ko. May screenshot pa nung ano niya, nung chat niya. Ayan, kay Ayay22 yan. Ayan yung mahal kong asawa. Shoutout dun sa kasama namin sa bahay, si AJ, si Ate Beng, and of course si Mama Anz. Ayan, yung mga kasama namin sa bahay. Ito, Fanatic, 4th pick, Vengeful Spirit. So, Vengeful Spirit EE. Mag-aalam mo siya tattoo, Calbs, ha? Oo nga eh. Vengeful Spirit. So, again, shoutout dun sa wife ko, yan, si Ayay22. Medyo gagabihin ako ng konti. May ate na lang kaming birthday party. Ayan. Sinasabi ko na sa iyo, hindi aabot din umaga to, saglit lang. Kakain lang ako doon, then after nakain sa birthday, uwi na agad. uwi ako maaga. Si Dolio Midway. Atin lang tayo ng birthday. Alright. Offline to Scar ni Ohio, sabi nila dito. Yeah. So hindi na magtatas si DJ, si Ohio na to. Huskar ni Kuku comeback. Yan. Huskar Kuku daw. Shoutout sa kaklasiko na wala ng 3K. Sana mahanap na. So, Diyos ko po. Dalawang arkana na yun. Dalawang arkana yun, guys. Ha? Pera o MMR? Ang naiwan ko, 3K lang eh. Sana mahanap niya na daw. Shoutout Team Fallen Phoenix and Alpha Gaming. Loyal yun. Viewers. Shoutout like sa Alpha iOS. Gaming at sa Fallen Phoenix. Nixon Torm Calls. Kailan kayo ulit magpa-pubg nila, Ashley? Love trip yung bigla. Kalimutan natin yan. Erase.
Yung napanood mo pala yun. Nakakahiya yun. Pinalitan kasi anak ko yung hotkeys ko eh. Kaya nangyari yun. Maski nga sa boat, nagulat sila. Bigla ako tumalo, tumatakbo ng motor. Oh, Huskar! Ang Huskar! Oh, binato! The Filipino Huskar, mga kaibigan. Eto na ang Huskar. Kasi Oracle eh. Naamoy na si Kalunga. Nung nakita yung Oracle. Uy! Oracle. So, Matt, do I smell a Huskar? Ito na ang Huskar. Husko po, mga sir. Alright. Di nag-review dito yung Fanatic. Di nag-research after picking Oracle. And PL, ban dito ng Fanatic. So, ban din ng TNC Tinker, no? Precautionary measures. Baka... baka paulanan sila. Ebig lang ng Mipo. Ebig lang ng Mipo. Mipo ni Abed. Boy, Mipo ni Abed. Ayun ito, na. Ito, malalaman natin. Pag eto, nag-Mipo si Abed. Labasan na ng best hero to. Mm-hmm. We got the Huskar. Ayan. The Philippine Huskar, boys. Get ready. Binan na dito yung Tinker eh. So, Tinker ang binan. Ayun na naman. Ayan na. TNC. Oh, Lycan. Lycan ako. La Luna Sangre. Pushtrat. Oh! And we have lost, boys. We lost, boys. Eto na talaga hinihintay ng lahat. Simula na lumipat si Abed sa Fanatic. Mipo ni Abed, nilabas na mga sir. Sabi ng Fanatic, teka lang, nilabas niyo yung Pilipino Huskar. Nandito yung Mipo ni Abed. Mipo ni Abed, Diyos ko po. Eto na. Yan na. Mipo Huskar. Nabasan doon ng best hero. So ito na nga, kinasa na nga ng parehas na kupunan. Yung kanilang best hero, especially kay Kuku Abed. Naku po. Dito na. Huskar ng Pinas versus Mipo ng Pinas. Ayan. Grabe to. Wala na agad. What will happen to the humanity? Naku po. Again guys, nanalo ng game 1 yung TNC. Abangan natin kung makakabawi ba rito yung Fanatic dito sa game 2. Ito na yun eh, the game is on the line para sa Fanatic. For TNC naman, gusto nila tapusin na to para diretso na sila sa finals. Oh, yun nga yung ginawa nila rito. Yung lineup na to, medyo malakas yung ma-pressure ng lane. Tsaka yung damage dealing dito. May Huskar ka na banat ng spear niya. Yung umaapoy-apoy spear, tas plus pa yung yung howl galing doon sa Lycan. Lycan, Diyos diba? Ko po. Diyos ko. Ito na, magkakaalaman ES na. Team, Sam H na Doom. Tapos ito, Oracle pa rin, 1437. Ito na nga, nasa na rito yung game 2. And again, this is the Mars Dota League Macau 2017. And magkakaalaman dito kung sino pa mga kalaban ng Mineski, no? Yep. Tomorrow. Sabi, game 3 daw. Depende pa yan, mga sir. Wala pa, kukuhuskar yan. Kung hindi kukuhuskar, siguro game 3. Pero that's kukuhuskar, my man. Mm-hmm. So magkakaalaman tayo, pakilala na natin yung teams natin for TNC, 1437 sa kanyang Oracle, Tims sa kanyang Earth Spirit, Kuku sa kanyang Pilipino Huskar, Raven sa kanyang Lycan, Sam H naman sa kanyang Doom. Okay, and the side for Fanatic, Eternal Envy para sa position 1 na Vengeful Spirit, and of course, Abed with his explosive Meepo pick. And DJ playing this Disruptor. And finally, Pilaidai para sa Ogre. And lastly, kay Ohio para sa kanyang Tuskar. Ayun, na off. Why you delete me? Delete daw. Naku, nag-FO. Pindinilit yata sa friends. Yan unfriend yata si Kuku, boy. Mm-hmm. In-unfriend si Kuku. Mm-hmm. Sino kaya nung unfriend pero, kay Kuku? Pero sumagot din si EE. Sabi niya, why you deleted me? Same question. Naku, nag-unfriend na sila lahat dito. Nag-unfriendan na to. Hindi, una nag-chat si Kuku eh. Why you delete? Tas mo. Wala, ay, teka lang. Wala ba yun? Ano ba yun? EE, why you delete me? Naku. Sabi ni Kuku. In-unfriend? Nagkaka-unfriendan na dito mga Seb. So ito, balik tayo dito sa game. Regular programming na tayo guys. Ito, standard bounty rune na nakakuha ng dalawang team. Natalo na ba ang Mipo ni Abed sa Pro Scene? Yes po. EI7 against LGD. Ito na, standard. So ilalagay nila rito sa mid. Sino? Sino ang training mid? Training mid sila, boy. Na pupunta ng bottom dito. Yung Lycan. Ayan na nga. Binigay kay Kuku ang mid. At magkakatapat sila rito ni Iisama. Aray ko.
Ano ba yung buff nito? Yan na. Right click, right click. Mag-iisa si Kuku. Siya burning spear. Okay. Grabe. Yung buhay dito ni DJ. Ilang, parang tatlong kalabit lang yun. Pero nandito yung Oracle yung 1437 to provide support. Ganyan ang ginagawa dito ng Fnatic dual laning. And pinantayan na rin dito ng TNC, yung dual lane mid nila. Samantalang... Oo, mag-eternal envy dito sa gitna. So mag-aalamushi nga talaga to, sir. Ito, continuous harassment provided by DJ sa kanyang disruptor. Thunderclap lang ng Thunder. Thunderstrike. 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 Thunderclap kay Brewmaster. Okay. So, yun ang... At meron na rin dito nga... Uy, nandun na. Naka-immortal ba to? Naka-immortal yan yung tubig-tubig niya. Yung... Ang ganda. Oh, Teams! First blood will go to Fnatic. Killing of Teams dun sa may bottom lane. Pero on to the top lane naman. It's Sam H holding his ground against Abed and Pailai Dai. Sinolo lang. I mean, sinolo ni Sam H yung, ano, yung off lane niya. Ayun na. Kinasa. Oops! Oh, magic missile into Kuku. Naku po, enough yata yung damage. May heal pa yan konti. Kuku. Wait. So may healing salve naman pala. Pero to think na ano, na solo lang dito si Kuku, hindi na siya binigyan ng suporta rito ng kanyang tropa. They feel nila siguro kakailanganin ni Raven dun sa baba. Kasi the game is on the line, naglabasa na yung best hero eh. Ayun ang kinakalabit pero hindi umabot, nag-miss dahil nasa lower ground shot. Andito si DJ, naka-invisibility rune. Ako po, the kinetic pero, field. Pinalagan niya eh. Wala, wala na. Hindi kaya. Wala siyang lifesteal dun. Ayun na. Wala na, no choice na rin siya. Kailangan niya rin yung rumay click dun. Alam niya na deads na rin siya. So yun na nga. Pumalag na siya. 0-2 rito, 2 minutes in. 2 minutes and 30 actually. And this is the game 2 pa lang. I mean, game 2 na. At nakauna rito ang TNC. Naunahan sila ng Fnatic 2-0 na 0-2 pero nako po Kuku. Ito yun kasi wala siyang kasama sa gitna. Pinadala nila sa baba si 1437. Ayun, na-delay pa. Ayun, iniwan dito ng saglit ni EE ang kanyang disruptor dito sa mid para makasuck up nga lang ng konting experience dito sa mid lane. Na kailangan ng disruptor para mapunta sa kanyang level 6 na static storm. Ayun nga. So 3 minutes into this game, onto the top lane, parang nagkakaharasan yata dun sa taas, pati sa baba. No, pero wala, chill lang din. Pero dito yung magandang tignan eh. Ayun na, dito rin si Teams ready to go din. Pero, no. Bumalik lang dito yung Meepo ni Abed, papuntang jungle. At, uy, nako, naiiwan si Pai, pero sumablay. Medyo sumablay nga lang. Ito, hinahabol, nagkaka-right clickan, pero wala nang follow-up yun. Hindi na mahabol yan, kahit dalawa sila. Nandyan si Abed sa gilid, yun. There he is with, dalawa na sila ngayon. Make it 2 Abeds, I mean 2 Meepos. Ayan. Oops, aray, pinatukan. Ayan na. They're up against technically 3 heroes dun sa top lane, Calbs. Galing sa ano, Fnatic. Eh, tingnan mo naman yung farm ngayon ni Meepo. 24-5. Given yan sa Meepo parikli. Marami siyang way or resources to get his farm. He can go to the jungle with his Meepos. Isang magja-jungle, isa yung magli-lane na Meepo. Pwedeng ganoon. Pero nako sa river, binatuan dito ng stun si Teams. Pero yung wala nang mana rito. Ah. Oh, wait. Rolling boulder. No, wait. What? Eh, naantayin niya si Sam H. There ang goes gundo the stun. Naman, eh. Pero na yung poison gawa nung ano. Ng Orb of Venom. Oh, nandito na si 1437 into the... Top burst down. At naku, nandito Eternal si Envy. Eternal Envy. Mamamatay na naman yung TNC ng 2-1 actually. 2-1 exchange. Fortune's End pa lang gusto kong sabihin. Mm-hmm. At nandito na naman ulit si Abed. At napabayaan na konti si May Kuku rito sa kanyang Huskar sa mid lane. At least siguro isang creep wave yung masosolo niya dun sa ilalim. Mm-hmm. Sam H with Teams on the top lane, onto the mid lane. Ito yung sinasabi natin, nagsistruggle si Kuku. 14-6 sa kanyang last hits. Nahara siya doon, ano, yung disruptor ni DJ and yung vengeful spirit dito ni, ano, ni Eternal Envy. And looking alive dito sa side ng TNC is Raven on the bottom lane. Right now, 31 last hits for this guy. Ito nga lang yung saving race nila. Medyo nag-fail na rin yung top lane ng TNC. Ito lang yung medyo nabubuhay na lane nila.
Ayan. Kasi kaya niyang saluhin dito yung Toscar. For now. Yeah, for now. Ayan. Kasi sobrang papasok na lang kasi sa safety ng tower nila yung creep wave. Ito na at, si Ohio. Tsaka hindi pala siya nag-skill ng howl. Okay. So oh, yun. DJ, mapipitas dito sa may mid lane. Mahahabulin pa nila si Eternal Envy. He's burning him out. Mamamatay ba? Yes, yes he will. Shoot sa earned, pero ito. Snowball onto Kuku into the One Punch Man. Mamamatay din si Kuku doon. And 1-4-3-7. Nako! Teams pa ngayon. Susunod, rolling boulder out para sa kuya mo. Nakaligtas. Pero 2-1 extension, guys, in favor of Fnatic. Oo nga, nakuha nyo nga yung isang hero namin, pero makukuha namin yung isang mid laner ninyo. Sa isang si DJ support. Lang yung nakuha nila sa kabila. Mm-hmm. Talagang sukat na sukat. Samantalang ito. Walang in-skill dito na Hollow Man, no? Mamax niya yung, ano, yung summon wolves niya. Tsaka itong Feral Impulse. Para lang yun siguro makapag... Makapag-farm siya kasama ng mga wolves. Siguro minamax na yung wolves para mag-inbi. Pero nakuha nila rito yung isang cup na na-stack. Isang kulit na. Rapsy para kay Sam HD dito sa taas. Ano yan eh? Stack yan para sa Meepo. Naku, nakita ni Abid. Pero too late. It's too late. Nakuha na nila yung yummy stacks niya. Pero nandito yung dalawa pang player. Vengeful oh, Spirit. There goes Meepo with a poof. Yan. Perfectly executed coming from Fnatic. 3-7 tayo dito mga sir and Fnatic. I mean, Ben, proving na parang yung moral din kasi ng Fnatic dito umangat dahil pinick niya yung Meepo. But onto the mid lane, take a look at that one. May rolling boulder initiation doon, okay, going for the magic missile, pero the sustain. Ayun, na si Kuku. 1-4-3-7, there goes the side, pero napagitnaan siya doon. Nandito na si Sam H. Makakapag-hold on ba si Kuku, but nope. Matay muna siya. Oops! Snowball para kay 1-4-3-7. Umabot. TP out. Ay, nako-glimpse back. May glimpse back pa. So, mamamatay din siya either way. Mm-hmm. Insurance. Kung sakaling di umabot, mag-glimpse back. Pero ito, balik tayo rito. Sa Abed Meepo, 4K na ng kanyang network. Pero habang nangyayari yan, Calbs, dun sa baba, mag-isa lang si Raven. Kanina pa yan eh. Now, second na siya sa net worth. Mm-hmm. So, minax na yung wolf. So, saglit lang yung tower para sa kanya dito. Plus, may Laluna Sangre na siya ngayon. At meron pa. Naka-queue up na rin sa kanya yung necrobook. And biglang nag-subside yung aggression. Kasi parang nakita natin kanina, sobrang aggressive nung Fnatic eh. Tsaka minsan, nakikita pa nila yung TNC na habang lumalakad. Pero now, the smoke. Coming in, the 3-man smoke from TNC. Sila ngayon ang gagante. We're 4-9. Eto na. Ang 3-man smoke ng TNC. So, meron ba silang maisparan dito? Actually, gusto nilang habulin dito is yung Meepo. Ayun na nga. Since naka-ready na rin dito yung... Ayun na nga. Oh, Laluna Sangre plus the Doom TP's coming in on the top lane. Rolling boulder initiation. Mababurst doon ba nila si Meepo before? And yes, they will. Going for the Hadouken. Nahabulin si Pailaidai dito. Oh, there goes the lockdown. Flashlight, ibabato ni Eternal Envy pero mamamatay muna si Pailaidai. Glimpse back, DJ, abutin ng Hadouken. At Diyos ito ko pa. Ito pa ngayon si Eternal Envy, rolling boulder initiation to this guy. It's a 4-4-0 exchange. Napakagandang smoke at pero hindi Diyos pa tapos. Po, na silence. Full team wipe ba ito mga sir? Rolling, I mean, hindi pala rolling boulder, snowball pala. On to Sam H and mamamatay dito si Sam H pero habulin pa nila si Ohio. Hindi pa sila tapos. Pero mabubuhay na rito yung Meepo eh. Medyo delicate sa yan ko sa kanila. Takbuhan na ito. It's a 4-4-1. Which is very nice trade for TNC. Lamang na lamang sila sa nangyaring exchange na yun. Yan na, grabe. So, first 10 kills will go to Fnatic. Pero, nabawi ng TNC yung deficit nila kanina. Mm-hmm. Lumabas niya kanina. That was like 9-3, 9-4. Mm-hmm. And nagtuloy-tuloy yung 4-1 exchange. Yun na nga. It could have been a full team wipe. Pero naubusan na sila ng oras doon. Nawala na sila ng bala. Since sakto rin yung pagkakatipi doon ni Ohio with his Tuscar. O Tusk. Samantalang ito na naman. Si Raven dito, nag-stick na lang dito sa top lane. Pero may dalawang hero dito. At may kasunod pa. Yung Meepo na punta sa bottom lane. Ayan na nga. Nandun siya sa bottom lane niya. At doon naman siya naghahasik ng kanyang lagim. But Raven will farm his way papunta sa kanyang necrobook. To the bottom lane, that's 1-4-3-7. All alone. The lone Oracle. Alright. Marami. Basic na basic. Oh yeah, TP's coming in. On to the bottom lane. There goes the Fortune's End sa isang Meepo. Oh, aabutin. Nandito si Raven. Pero kukulangin siya sa... Nice pa ito. Poof na agad. Wala silang disable dyan. Walang pangasal ng poof.
Ayan na nga. Pero ito, si Raven still sticking up to this lane na. Galing yung top lane. Pero nandito si Sam H sa top naman. Ayan, sinolo niya na. Kita naman natin. Samantalang si Abid. Ayan na. Ang hirap nung ginawa niya. Paano mag-micro? DJ will fill in the gap dito sa mid lane. And dalawa yung nagpa-farm dito from Fnatic. Si Eternal Envy plus yung Abid Meepo. And si Kuko dito, one nag-op recipe na away. Nag-op na sa kanyang, nag-op na lang sa neutrals. Ako, may kaganapan dito. Ito, maraming masasaksihan tayo, no? Kaganapan. Ito na si Huayo. Oh, ayun na nga. Oh, lalo na sang Raven na to na rin dito. Pero yung poof, isang mabilis lang. Lusa. Si Raven. Grabe, multiple lockdowns yun, ha? The net into the ice shards. Earthmine. Plus apat. Oh, wait. Scalards. Ito na naman si Huayo. Chasing out this poor one. Di makakatapos na kinetic field. Na Oracle. Oops. Snowball teams, iiwan na lang. Traidor! Ay, hindi naman pare kasi dapat pumunta sa rito. Magdi-TV siya, i-help niya sana si Kuku. Kaso wala na. Patay na si Kuku. Grabe naman, nakabawi doon yung Fnatic. 3-2 non-exchange. Ako, Blink Dagger Reno na pala itong Meepo. Diyos kong yaman pare. Ang hirap na nito for the side of TNC on how to control this Abid Meepo. Check natin hero level. Hero level. Yan na. Hero level. Ayun, level 12 na yung Meepo. Ha. Highest level dito sa TNC. Kuku level 10. Mm-hmm. So may level gap na level gap. And Raven, nag-o-op na lang din sa neutrals kasi hindi nila kakayanin makipag-lane. Hindi talaga. Kasi nakapalibot lang si Kuku. Kaya sa luhay ni Abid dito yung Meepo niya, yung tatlong hero ng TNC. As long as manet ka ng Meepo, sigurado yan. Poof, poof, poof. Wala na, tuloy-tuloy yung pag-angat dito at naka-queue na rin dito. Yung E-Blade. Ayan na, ready na, saglit na lang yan guys. Yumayaman na yumayaman dito siya. Tuloy-tuloy yung pag-angat ng kanyang net worth. And take a look, Ohio, mas mataas pa yung net worth niya kaysa kay Raven at Kuku. So nagtatanong guys, game 1 tapos na, nanalo yung TNC and this is game 2. Ayan, game 2 na to, mga sir, mga ma'am. At in-scout dito ni Teams yung Roshan, Pit. At wala siyang makikita. Samantalang nakita siya ng Frozen Sigil doon galing sa Tusk. Eto, you don't give Oscar to the Philippines. More like you don't give Meepo to Abid. Well, mas maniniwala ko you don't give Meepo to Abid. Kasi doon siya nakilala eh. Kita-kita mo naman, 70%+ win rate sa kanyang Meepo. Oh, wow, that's the smart walrus pad. Ang ganda ng set combo. Nakuha, nakuha pa. Pa. My God, what is going on? What's wrong with the world? Nakita mo nang sumama ka pa. Ito yung Meepo naman ni Abid. Tuloy lang dito sa may bottom lane and they will take the first tier bottom tower ng TNC after 13 minutes. Fnatic has been relentless sa kanilang pag-assault dito sa TNC. Wala na. Tignan mo yung farm dito ni Abid. Oh. Double, ano 2K na kagad. 2K plus the ambilis. Huskar standing at 5th sa net worth. Nowhere near sa net worth ni Sam H dito, Calbs. Na-outfarm, sobrang na-outfarm yung TNC. And Ohio doing all the dirty work onto the bottom lane. Pero tingnan mo yung magkawatak-watak yung mga Meepo. Kasi kung sinong malapit dyan, pwede niyang puntahan agad. Pwede lang isang one poof away. Yung mga ibang Meepo. Wait. Naku. Eto. Oh, the rolling boulder. Blink out. Javated. Kitang-kita siya dun eh. I mean, nasa high ground kasi yung Meepo niya. Gusto ito magulundagan. Pero wala farm lang. Nahihirapan na. Hindi na nila alam kung saan sila maglilane dito. Samantalang si Raven dito. Ayan, nakatambay. Yung wolf niya lang yung bumabanat sa tower. Sa summon wolf na naman yan. May necrobook din siya eh. Ayan na nga yung ginamit niya rin pang damage sa torre. Yung necro units niya. Samantalang dito naman kay Huskar, kay Kuku, naka-armlet pa lang yan, level 11, na malayo kung ikukumpara mo doon sa Meepo ni Abid na sobrang taas na ng farm rate niya at network. Ayan na, sa kanya. At so, ng Huskar, yung Tusk pa dito pare, yung Tusk pa dito. Yung Tusk nga, mas mataas yung net worth kaysa kay Raven at Kuku. Mm-hmm. Now, Kuku on. Yung kanyang notable item lang dito would be the Armlet of Mordigan at 15 minutes. Item check tayo mga sir. So, checkin natin. Necrobook for Raven and yung Armlet nga ni Kuku. Dito naman sa kabila for Fnatic. Abid with a Blink Dagger plus Eagle. Oh, no. Yun, sir. Nakita 4-3-7. Magic Missile. Snowball. Wombo combo. One Punch Man.
pinatay nila si 1437. Para sa pagde-deward, nadali doon si 1437. Yun nga, yung Eagle Song doon kay Abed. Tapos the Blink Dagger, and magtutuloy-tuloy yung mga items, magpapa-earn na rin dito si DJ. So nagtatanong, hindi na ban doon yung Dazzle? Hindi yun na ban. Talagang nakuha nila kagad yung Oracle. First Oracle, Dazzle. Tapos Dazzle. Then Oracle Lycan. Into ano. Oh, yun na, pinasok na ni Kuku. Pero naku po, the Static Storm. Mahuhuli pa siya dun sa Kinetic Field. At parating na rin yung ibang hukbo dito, mga kaibigan. Hukbong sandatahan ng Fnatic. Ohio will be taken out. And TNC will lose one in the process as well. Pero, doon lang ba? Naglaluna sangre na dito si Raven. At mag-go sila sa Rosh Pit. Ang ganda ng Earth Point doon. At doon natapos yung aggression. Pero hindi pa tapos dito yung Fnatic, ha. Handa pa silang i-contest dito. Ayan ang kakasabi ko lang. Nilundagan na naman ni Kuko into the Magic Missile. The sustain being provided by 1437. Buhay na buhay pa si Kuko dito. Pailay die will fall. Whoops! And wala pang abed yan. Naku, punong-puno naman yung buhay. Nakikipagbakbakat at nadun dito. Oh, the snowball. Pero dito sa may backline, it's abed mga sir. Kuko holding his own. Pero mamamatay siya dun. Eto pa. Kagulo rito medyo. Nagkadalabo-labo na dito mga sir. Eto pa ngayon, the stand-up of the magnetized. Binato na lahat mga kaibigan. Pero buhay na buhay pa rin dito si Abed. Lalaban pa ang kuyan nyo. Oh, sa MH na pula ng buhay. Snowball, 1437 will be taken out. And teams, susuka pa rin di susuko. Abed will be taken out. Pero mamamatay din siya doon. F4-4-1 exchange. At ang natira sa engagement na yun ay yung Doom. Si Doom lang na umalis. Pulahan yung buhay niya din dun eh. Hindi nila siya nahuli. So steady gold tab lang kayo dyan. 11,000 damage done. Sobrang sakit. Maganda kasi yung kinut off ni Abed yung reinforcements dun sa may high ground agad. So hindi na, wala nang rest back si Kuko nung apat yung ikaw ba naman tatlo or apat yung babanat sa'yo, lalaban ka na lang talaga, mapapalabang ka. Hindi talaga tatagal yung armlet tagling mo doon. Sobrang laki ng damage na binibigay sa'yo ng apat na hero. So 5k net worth, yung swing ng net worth, tingnan mo dito ha, pababa ng pababa. Oh pababa ng pababa. Pero kalamangan pa rin nila is 5k, so not bad for them. Ito, tuloy-tuloy lang sa pagpa-farm dito. Necro 2. Go, ito na, parating na nga niyang Necro 3. Ayan na, yung upgraded na Necro book niya. Samantalang si Kuko, ano ng item mo, friend? Oh, magsasama-sama jutsu dito yung TNC. Ayan. Lima sila ngayon. Igugo ba nila yung Rosh? Nako. Wait. Nako. Oh, yun na. Hinihintay nila mag-expire. Yan, nag-go na nga talaga nila dito. Tatalo na ni Kuko si Tatula na nga. Alam ba yan? Ng Fnatic. Pero ito si Pailay. I mean, si DJ. Pwede sila magpadala ng sigil dyan. Pero hindi, makukuha nila. It's too late na. Ayan. At nakuha nila. They have the Aegis advantage right now. Kuko will lead the charge. Wait! Papasukin. There goes pero the stun. Frozen sigil kasi. Bumagal yung move speed ng TNC doon. Ayan na. Nahuli pa sa Ice Shard. Pero handa ba silang palagan tong Kuko na mayroong Aegis na naka-armlet lang? Ayun na. Oh, sa dagger out. Akala ko i-go yun yun eh. Ni Ohio pero hindi na. TNC, meron na silang Aegis advantage. Pero how long can they protect that advantage sa Aegis? Pwede dapat sulitin na rin nila to. Mm-hmm. Di pwedeng hahawakan na lang yan nila hanggang bawiin ni Roshan. 19k net worth, 19 minutes in, 5k net worth for Fnatic, 12 to 21, nakabaliktaran lang. Ito na, samantalang si Abed, tuloy-tuloy lang dito with the Z-Blade. Ayan na, Ethereal Blade. Ready to fight na rito, pero I think Fnatic is gonna go for something here. Pero hindi, they opted just to go to the farm. Makakadipag-deny pa dito si Teams ng Tower. Mm-hmm. Pero naging medyo defensive na ngayon yung TNC, yung Fnatic, tuloy-tuloy lang. Wala silang problema kung maging defensive sila. Pero pagdating naman sa net worth dito, yung Lycan, naunahan na dito yung task, which is dapat lang. Dapat naman talaga. Kasi kanina, mas malaki pa yung net worth ng task eh. How to win if your carry is doing not so good. Pero ito, balik tayo dito sa bakbakan. Magkakakita ang bawala. Ito, naka-hasted dito si Raven. Hindi niya kinuha. Piniping out siya rito. Pero ito nga, si Kuko. Magtutuloy-tuloy si lang. Kuko, si Kuko. Yung TNC dito sa mid lane. Wala siya pakialam. May Aegis of the Immortal yan. Atapang ataw, hindi atakbo yung kuya mo dyan. Ayan,
pinigay. At nandito mukhang mauhuli si Firelight. Lalo na Samre. There goes the two times multicast stun. Flashlight ibabato dito ni Eternal Envy yung una. Uy! Dito punit mga, sir. Na punit mga sir! They know their priority. Papasukin nila si Firelight. Ganda naman nun. Grabe yung damage. And mamamatay siya dun. I-go pa nila tong tower. Magta-transition pa to. Two towers in quick successions pa to for TNC. Kaya nila itang yan. And yes, they will. Ohio. Kinakat na lang dito. Sobrang lalim. Pero again, handa ba yung TNC makipagpalit dito? So, ginugo na lang nila dito. So, two towers in quick succession for TNC going for the tier 3. Eto na, kumakatok na ang TNC si rito. Si Kuko pa rin. He's leading the charge. Saglit lang rin. Lusaw ang tier 3 tower dito. Samantara. Pero Abed naman on the bottom lane. Magnetize, binato na teams dito. May Duma. Ayun na, nakasinga yung Doom. Oh, ayun na, mukhang mauuha rito. Si Abed! Nawawabatay. Pero na-deny niya kanyang sarili. He has the buyback. He has the buyback. Pero ito, Kuku still doing his thing. Ayun na nga, nira-right click away niya lang wait. Dito. Oops, so, there goes the stun. Makipag-right clickan siya with Eternal Envy. Magagamit yung Aegis of the Immortal. And Kuku, time to go back. Time to go back, boys. Let's go back. Pero naswap in the Walrus Punch. One Punch Man, Kuku. Okay. He won't survive. Inlang. Mamamatay siya dun sa may high ground. Glimpse back, man. 437. Siya na yung susunod. And two down from TNC. Not until nakapatay sila ng three total towers sa mid lane. Pero isang lamang, Aegis of the Immortal. Lamang din yung sex exchange ng TNC since nakuha nila ito. Pero ito, hindi pa tapos. Wait, ito. Lalo na Sangre. Eternal Envy na naman. Yung target kakabuhay lang yan, sir. Now, alam nila si DJ nandun sa may taas. Pero magbaback na rin si DJ. Grabe, kakabuhay lang ni Eternal Envy dun. At ito, piniping na naman ng TNC yung barracks dito ng Fnatic. Oh, can they take the first barracks? Kaso wala silang creep wave. Ayan, antayin lang. Pero wala na, nag-expire na yung Laluna Sangre. Hindi, tsaka yung necro units wala na rin. TP back na lang muna. Pero that was tuloy-tuloy na push ng TNC. What? Okay. 22 minutes into this game. 16-23 plus yung net worth lead ng Fnatic natapyasan ulit. Umakyat. Yapi. Samantalang ito sa Raven, ito yung kailangan nila rito, pare. BKB talaga, Chong. So, ito na. Naka-queue up na rin nga sa inventory dito ni Raven yung BKB o yung Black King Bar. At piniping nila rito yung Tier 1 Tower. Pero ito, may movement dito yung Fnatic. And that's Tims on the top lane. Nag-drawing na sila. Dito tayo. Mm-hmm. Kailangan pigilan daw ang pag-angat ng creep wave dito sa Tier 1 Tower nila. Ayan, ano bang plano nila, boys? So, Hayo, DJ, and Pylight Die on the top lane. Sa bottom lane naman, si Abed lang. Magtutuloy-tuloy lang din dito. Kasi one man army itong Meepo eh. Pwede ito mag-tip. Bigyan mo ng boots of travel. Tapos, paparat doto mo dito sa baba. Saktong-sakto. Samantalang ito naman na nag-group up pa rin dito yung Fnatic dito sa top lane. Trying to clear up the clear quick wave for TNC. Ayan na nga, naubos na. At ito, may scan na nagaganap pero wala silang makikita dyan. Kinuha ni Kuko yung 15% lifesteal na talent. Ayan na, 15% na kailangan talaga ng Huskar niya. Kasi nagkulang na talaga siya dun kanina eh. Pwede siya magpagbakbakan, nakipag-right clickan siguro at least dalawa. Mm-hmm. Para kayang-kaya. Pero the rest of TNC on the top lane, leaving teams alone dito sa baba. And maiis pa kanya pa siya. So parehas na ka-Halberd dito yung Tusk and yung Huskar. Ayan, parehas sila ng item choice. And buo na rin dito yung BKB. And of course, this Lycan is going for the Desolator. Sobrang sakit. Ayan na. So mabalik tayo dito. Ito na ang TNC. Pero dun sa baba, teams will be taken out. Mag-isa lang din kasi siya doon and that's a Meepo for you, mga sir. Easy, di ba? Isang lundag, matik, may mapapatay. No, they managed to take down the first tier top tower pero kailangan mag-back dito ng TNC. Oo, kasi ito na naman dito yung Fnatic. Nagtatangka na i-go rito yung tier 3 tower na konti na lang din yung HP at malapit nang bumagsak. Mag-a-anticipate na lang sila dito ng high ground push ng Fnatic or they will go for a push of their own. Pwedeng-pwede, pero yung mga wolf ni Lycan, nagdumedire-diretso lang dun sa may top lane. Tingnan mo naman yung ginagawa. Nag-iyan na, scouting purposes and kinakat niya. Ayan, kaso malapit na mag-expire it. Pero samantalang Fnatic dito, sinacheck kung up na yung rush, pero ilang wala minutes pa. Actually, okay, 1 minute and 20 seconds. At di pa yan. Ayan, may lifesteal na. Juicing-juicing yung lifesteal niya. At
nandito na rin. At smoke na naman ng TNC. Eto na. May movement sila rito. Pero ang problema, online yung Meepo. Lahat ng skills nila, mga sir. Online lahat ng skills nila. Yung Meepo nandito rin kasi sa bottom. Mayroon na nagpe-pressure dito ng lane. So alam nila yan na pag may ginawa sila rito, pwedeng Romat Dotto lang dito yung Meepo ni Abed. Pero they're planning to cut this Abed Meepo on this point of the map. Papunta, pabalik ng base. Mauhuli pag mapapatay nila itong Meepo na to, pwede silang mag-transition into a push. Mauhuli ba nila itong malaking question dito? Pero I think hindi nila may spot. I-outflank nila sila Eternal Envy. Ito na makikita nila dyan. Ayan wait, mag-expire yung smoke. Magandang vision na pinoprovide dito ng mga lalo ng Sangre. Ito na, pinasok na. Pero Snowball, Flashlight, Binato, One Punch Man, Static Storm, nagkakabaton. And here comes Meepo. Here comes the Cavalry. Caught of guard ang TNC. 1437 will be taken out. Pero lalaban pa sila dito, mga sir. Ohio will be taken out. Pero magnetized kilometer. Grabe naman yun. Will fall. Na micro. And there goes TNC. DJ, Pilay die. Buyback. Oracle lang yung nadali. Nabuhay pa si Sam H dun. At multiple buybacks. Lalaban pa sila. Di pa nabato ng... Snowball, Toscar Punch. Wala na nga. Pero, ito, lalaban sila ngayon. It's gonna be a dieback kung mamatay dito Ohio. Si Ohio. Dieback yan, ayan sir. Ayan na nga. Pero Magic missile on to teams. Kailangan na rin yung other building out. Pero hindi. Ito, yun lang. Lalaban pa si Kuku. Pwede pa makipag-backbackan, pero nope. Hindi na. Mamamatay din siya. Ginamita siya ng E-Blade niya, no, ni Abed. Teka lang po, ilang buyback yun? Tatlong buyback yun na commit ng Fnatic. Pero at least, di ba, still goes for advantage for TNC. Napilitan nila mag-buyback doon tatlo, no? Tama? Yep. Tapos dieback for Ohio. Oops. Tignan na natin. Showfight recap. And it's a 4-4-4 trade. Yun nga lang, buyback yung tatlo from Fnatic. Oof. Pero wala silang nakuha ang objective doon. Hindi nila napitas. Pero ito, hindi nila nag-buyback dito. Wala nila na ito. It's too late. It's too late. It's too late. At binigay yung Aegis dito kay Abed. Delikado sila ngayon. Wala rin. Yun lang. Ginamit nila yung buyback dito to contest sana yung rush pit. However, yung buyback nila medyo malalim at 1437. Caught off position na naman dito yung Oracle ni 1437. Hindi pa tapos. For the swap, Kuku is right there. Pero dito yung Static Storm, babatuin si Kuku ng lahat. Pero naku po, lalaban pa. Pupugak pa dito mga sir. The sustain onto Kuku. Pero naku, magnetize kinumit na rin. Magagamit yung Aegis of the Immortal. In exchange, Kuku mamamatay. Raven on a monster kill. Lalo na sang Raven na to. Pero si Raven mapapa BKB out na lang muna. Aray, Raven. No buyback for this guy. May buyback si Raven. Pero ngayon, si Sam H ang binabanatan and mamamatay din siya doon. Yun lang yung kapalit noon. Medyo nag-overcommit sila sa buyback doon sa pagkuha ng Rosh. At na-cut off position yung dalawa o tatlong heroes ng TNC. Inuna nila si Oracle eh. Oo. Kasi pag TNC, if Oracle or 1437 na yung may sustain, buhay pa, may chance na mabubuhay pa lahat sa TNC. Pero pag siya inuna, wala na. Ayun na nga. So ito na ang advantage dito ng Fnatic going for the objectives. Habang walang buyback tong tatlong core heroes ng TNC. That's a good 37 seconds for Kuku, 33 seconds for Raven. Eto na, buwang two sets of rocks to guys. Eto na. Eto na si Abed with his Meepo. Ayan na nga. Leading the charge. Fortifications will be popped sa side ng TNC. Fnatic, pwede silang mag old-fashioned GG push dito sa gitna. Pwedeng-pwede mga sir, pero hindi nila ginawa. Hihintayin pa ng TNC, 9 seconds, 11. Ang kailangan lang gawin dito ng dalawang support ng TNC to hold them back for that long. Kalungkutan para sa TNC. Naganap na yon since tatlong buyback and hindi nila na-contest yung Roshan Pit. Tapos nawalan pa sila ng dalawang lane ng Rax. Oh, then kasi na-cut off position dito yung Oracle and plus si Kuku with his Oscar. Kalungkutan. Naku, tatlo. Kaya nga, tatlong E-Blade. My God. Diyos ko po. Abed. An E-Blade for every Meepo. May pangligtas. You get an E-Blade, mga sir. Ito, micro. Napakasakit, Kuya Eddie. Oh, pwedeng ganyan build sa Meepo, guys. Depende lang sa mechanical skill mo, kung kaya mo ba micro rin yung Meepo ng ganun ka-effective. Kung hindi mababali yung kamay mo. Kailangan mo ng extra set of fingers para nun. Yup. And TNC, full squad ulit sila dito. Yung may buyback lang sa dalawang teams, Raven,
EE and Pailay Dai. Sila layo may buyback ngayon. So a death for each team dito, sigurado. Mm-hmm. It's big or GG, diretso. Nag-update pa yung cellphone ko. Pero ito, si Kuko rito ay going for the Dragon Lance. Biglang tumahimik yung mapa, biglang naging defensive dito yung TNC. Kanina, baga yung momentum, palipat-lipat eh. Nasa TNC na kanina. Yeah, actually, with the, nasa TNC yung momentum kanina. Tapos, nabawi ng Fnatic. And now, Fnatic with an 11K net worth lead. Take a look at that swing. Ito na. Dire-direcho tayo dito mga sir. 31 minutes in, 32 to 22. Fnatic leading with 10 kills. At habang tumatagal, net worth. So, Meepo leading with a very, very big margin dito sa game na to. Sobrang laki ng margin. 19K gold. I mean, 19K. Eto. Eto na. Anong gagawin? Anong plano rito ng TNC? That's the big question. What's their next move over this game na nakuha na silang dalawang lane of rocks? Since naman dito sa mid lane, nakuha lang nila is yung range rocks nila. I mean, range rocks nga dito ng Fnatic. They could go for the shrines, pero napaka-risky. Push na lang siguro yung lanes. Kailangan pangatin yung lane kasi hindi sila gaya nito bottom lane. Si teams nga dito medyo... Nahihirapan pa. Ayun na. And super creeps na rin kasi yung bottom at mid nila eh. Take a look at the bed. Easy breezy for this guy. What else could possibly go wrong for Fnatic? With the farm Meepo? How? Ayun, nice patansya dun ng wolf ni Raven. So alam ng TNC na nandun sila. But di na rin nila pwedeng iwanan yung bahay kasi nga push na yung lanes. Take a look at the top lane. Pero TNC going for the smoke. Ito talaga ang TNC. Going for the aggressive. Ayan na. The hyper-aggressive. Tingnan natin. So, item check muna bang wala pa nangyayari. There we go. So, Eternal Envy. Take a look at Eternal Envy na items. MOM and the MOM plus yung... Diba? Teka lang. Ayan. Four stop. Yun lang yung item ni ano dito. Pero... mapapabayaan dito sa Pyrodite, pero may 4 stuff yan. So, may mga Wolf Hope, TP, oh, TP out. Oh no! They canceled the TP! And that's a dead Ogre Magi. He won't survive. Si Pika. Coming from the TNC. The lone Pyrodite on the top lane. Pero eto na naman yung Meepo ni Abit. Roaming the map like a boss. Pero right now, the ones looking alive for Fnatic, si DJ, si Abed, at saka si Pailay Day lang, ha? But nagpipay off din. Ayun, naging natameme yung TNC, babalik na naman sa bahay, mag-a-anticipate na naman ng high ground push dito sa side ng Fnatic. Oops, eto na naman na. At they're still sorry, trying to prevent it. Stand now. Bakit? Baka say? Niwo nawala yung chat wheel. Okay na sana yun. Pero now, na-drawing ng TNC. Dito tayo. Wawasakin na natin sila dito. 1-4-3-7 drawing out the line. Pero, I don't know kung ano ibig sabihin nun. Pero, it might be something. Vladimir's offering. Binili na rin dito ni Pailay Dai. But Kuko working his way on an assault kiras. Ay, BKB pala. Sino mag-a-assault kiras dun? Ayun, Raven pala yung mag-assault kiras. Comeback versus comeback again. Depende. Depende kasi yan, guys. Kasi kanina, kailangan talaga i-contest ng TNC yung rush na yung, or yung Aegis. Since talaga pag nakuha ng Fnatic yon at nabigay doon sa Meepo, grabe yung advantage kagad. Eh yun na nga, di ba? Nakita niyo sa fight na yun. Tama, imagine mo na lang kung napatay kagad si Abe doon, wala nang pang-follow-up kill. Kasi hindi naman, wala namang item dito si EE for the damage. Eh. Mm-hmm. Ang damage dealer na lang talaga nila is dito yung Meepo. Yun yung problema nila. Now, Kuko with a double damage rune. Oh, wait. Snowball blink out lang muna. But this is big. If, yun na nga sinabi mo, Cubs. Kung mapapatay nila yung Meepo, it's over for Fnatic. Siguro, ang next siguro na may pinakamalaking damage yung Tusk with the Walrus Punch. Ayun lang. Isang beses lang din naman yun. Now, 400 life break, cast range. Kaso, nakalungkutan nga for the Prince since na nag-commit sila ng buyback.
napatay pa yung bagay. Nahuli sa maling posisyon dun yung dalawang hero ng TNC. Kaya medyo magulo yung team fight na yon. Pero na-burst down kagad nila dun yung Meepo. Pero may Aegis eh. Kaya handa rin kagad si Abed dun na ibigay kagad yung sense na meron pa silang second life. And ngayon, TNC, di na lumalabas ng river. Group up Dotto at group up Dotto na lang sila. Sinasamahan si Kuko para makapag-farm. And Raven as well. Kanina nakakyu na rito kay Kuko yung BKB eh. Pero inuna niya yung Hurricane Pike. Ayan na nga. Hindi natin alam kung kailan niya kukunin dito yung Black King Bar niya o yung BKB. Samantalang eto na naman yung Fanatic. Ini-scout nila yung Rosh. They're all smoked up, Calbs. 15 seconds. They can force the issue, force the team fight, and force GG from TNC. Pero sa sobrang tagal na naging passive yung game, nagka-buyback yung halos lahat dito na magka-counter smoke dito yung TNC. Now sila ngayon yung maghahanap, magkasalisihan lang yata yung dalawang teams dito, pero yung Wolf ni Raven scouting ahead dun sa may sa may jungle area nila. Roshan is up right now. So by pwedeng kunin ng TNC yan. Kinahanap nilang bilisan, gusto nilang makuha to. Ay nga, sabi ko na, pero nandito ni Fnatic. The rest of Fnatic, mga sir. Ice Shard, Snowball. Wait, sino yung tinamaan doon? But then, ayun na, nakuha na ng TNC yung Roshan. Ano nangyari doon? Isang mabilis lang. At eto na ngayon. Nagkagulo na, nagkanalabo-labo yung Static Storm. Out position, walang mahuhuli. Raven, the Luna Sangre. Ang nyari dito, ito na yung glimpse back. Naku, nagkanalabo-labo na. Magnetize, binato na rin dito ni Teams, mga sir. Pero naku po, nagkaka-right-clickan lang. Rolling boulder out si Teams. Si Pylaidai, binabanatan dito sa may high ground. But some H will be taken out first. Eternal Envy will fall. Buyback dito yung Doom. Pero naku po, ito na, may mag-TTP out. Meepo is trashing them all. One more hit and Abed mamamatay for a good 115 seconds. Glimpse back si Kuko and Fnatic losing 4 in the process. Medyo hindi pala medyo talaga na. Dapat lang chaotic noon. Fight. Pero hindi ko alam kung sino nag-snowball dun si Ohio papunta doon saan. Si 1437. So binate nila. Okay. Well played pa rin coming from TNC. Pero ito samantala nangyayari yun. Ito si Kuko, he's gonna try to push out pero kompleto yung buyback dito ng ng Fnatic. Handa silang mag-buyback. Pero if mapo-force ba? Malalaman depende, natin dito. Depende, kasi si... That's just Kuko alone. Malayo pa yung mga kasamahan niya dito. Pero igugo yata dito. Wait, will they go for the GG push? Ito na. Ito ang ginagawa ni Kuko. Alright! Go Kuko on the mid lane. Ito na. Ito na yung creep wave. Oh, there they go. Rerekta sila dito ni Dito Rins 1437 to back him up. The rest of TNC right there to back him up. Raven. Oh, they're going for GG push dito, Calbs. The old fashioned GG push for TNC. Wait. Oh my lord. Solar Crest binili na rin doon ni Pylaidai. Oh wait. GG push sobrang the ever. Classic GG push from TNC. Pwede na lang yung i-go eh. Kasi alam nila lugi-lugi na sila sa push pa lang. And again, si Kuko yung may dala dito naman. Memories. Ayan, memories daw. GG push. Memories. GG push ng TI. Kaya TI 6. Grabe yung ginawa doon ni Teams. Ang ganda ng ginawa nila. Binate nila doon yung ano para mabigay yung ages to sa mga tropa peeps nila. Ang ginawa nila, tumambay sila sa area yun. Nakita sila ni Ohio. Nag-snowball papunta doon. Plus yung Static Storm, wala pang nahuli. Yappy. Yun nga, nag-airball nga rin yung Static Storm. Which is na pabor para sa kupuna ng TNC. Ayan. Right now, Kuko. Mag-buying na Mr. Shimid's River dito. Yep. And the rest of Fnatic, nakulong na rin dun sa kanilang side ng map. Pero yung TNC yata, igugo itong bottom lane. Kasi sobrang buhay na buhay pa yung bottom lane dito ng Fnatic. They have the Aegis, they have the cheese advantage right now. Hindi na mag-BKB dito si Kuko. Naka-queue na rito yung ano bang plano niya rito. Naka-river na, mag-heart ba siya? Tignan, malalaman natin mamaya kung ano yung plano nila. Pero TNC still trying to push out this bottom tower. Medyo makati na rin ang damage dito ni, ni Kuko with his Huskar. Ayan na nga, easy tower. Diyan na ito pa, igugo pa nila to. Next tower of the Walrus Punch into the snowball, mga sir. Wait, no, that's not a Walrus Punch. Walrus Kick yun, mga sir.
Pero na, Kuko is still alive. Yan na, sinipa pala yun. Still alive, mga sir. Zoning out Raven. Kuko standing tall. Naku po, Magic Cheese pa. Here goes the swap. Pero naku po, nagkakandalabo-labo na naman Magic Missile. Ito pa ngayon. Eternal Envy, mauuna. Bye back. Eternal Envy, Pilot Eye, mamamatay din. 2 down from the side of Fnatic. Pero di pa tapos ang laban. Rolling Boulder. Pero Meepo, trashing everything dun sa top lane ng TNC. Kailangan nila mag-buyback. They just have to buyback. I mean, TP back na rin dito. Mahahabol ba ng stun? Silence! And yes, it is! Nako po, maganda labo-labo na. Nandito na sa Raven. Nandito na yung buong hukbong sandatahan ng TNC. Abed and Abed. Abed will fall. And si Kuko rito, hindi matapos. Oh, wait. Kuko all alone. What are you doing, Kuko? Kuko, what are you doing? Oh, my Lord. Isisipa. Isisipa pa siya doon. Wait lang. Lalaban si Kuko. Lalaban yung kuya mo. But then, there we go. Kuko mamamatay for a good 88 seconds. So, Oscar, in exchange of Meepo. Meepo, kapalit din yung Oscar ni... So, dalawang tower yung nakuha nila sa may bottom lane. But then, di nila nakuha yung tier 3. But Abed. Abed, na-clear na yung isang buong lane na mag-isa. So, Kuko. Grabe yun ah. Reto na yung Shiva's guard onto the Doom. And back to the old drawing boards. Pero tingnan mo yung gold swing, Calves. Take a look at the gold swing. Ang napa-force naman dito sa buyback is yung Fnatic. Fnatic. Oh, after nung engagement at maubo sila dun sa laban nila dun sa tier 2 tower. And... binuhos nila lahat kay Kuko yung inis nila eh. Pero, hindi ka na mag-mega creeps. Ang ganda ng pagkakasipa doon, you know? Ang nangyari lang kasi may cheese na dala si Kuko. Hindi. Oracle. Oracle. Pero may cheese siya kanina. Well, ginamit niya rin yung cheese kanina, men. Kaya biglang boom, puno ka agad yung buhay niya. Rapsy. Samantala, TP out ka agad si Teams. First out, TP. Ayan na. Ganda ng laban daw, sabi nila dito. Pero right now, Meepo and Earth Spirit na lang yung may buyback. So, 42 minutes in. Kanina game 1, a little over 30 minutes yung game. Mm-hmm. Now, I think nasa kuha na tayo ng game na yun. Nasa point na dying minutes na ng game. Kumbaga, basketball dying seconds na. Kasi isang one perfect initiation dito sa dalawang teams na to. If TNC mauna nilang mapitas si Abed, it's over for Fnatic. Ganun lang yun. Okay. So tama nga, yung cheese nga na kay Raven daw kanina. Ayan. Tapos na false promise nga yun, kaya biglang napuno yung buhay doon ni Kuko. Cheat lang kayo guys, masyado kayong galit na galit. Alright. Ayan na, so back tayo sa game. May satanic na rito si Kuko with his Oscar. Ayan na nga. Pwede nilang, ang gagawin ng TNC dito kasi hindi nila pwedeng iwanan yung bahay nila mismo eh. Mm-hmm. Siguro they will have to anticipate the high ground push ng Fnatic. Tapos if ma-full team wipe man o ma-force yung buybacks, i-go na naman nila. Pero wait, TNC? Mag-group up Dota ba? Ayun na nga gagawin, mag-group up na nga lang sila rito. Oh yes, Calves, I think they will. Eto na naman. Pero guys, again, this is only the game 2. Nanalo nung game 1 yung TNC. Ayan. Medyo mabilis yung game na yun, nung game 1. Pero ito, napakagandang bakbakan. At nasaksihan na naman natin dito sa game na to yung Abed, Meepo, plus Kuko, Oscar. Best pick nga, ika nga nila, since nandito rin si Teams with this Earth Spirit. Nansatanic. Nakasatanic na si Kuko dito. Ayan, yan. Nagamit and Teams na. With a Shiva's Guard. Wait, dalawa. Ayan, dalawa sa TNC may Shiva's Guard. Sam H and Teams. Pero hasted dito sa Pilot eh. Pero... wala, play safe lang dito. Ano ba, naghihintay naman ba sila rito ng buyback nila? Wait, tingnan mo yung Roshan. Let's check mo yung Roshan timer. 30 seconds. At malalaman natin dyan kung instant respawn ba or full respawn time. Pero Sam H dito naghahanap ng mapitas. Nakapag-envy. Pero pwede nilang kunin tong shrine na to kung gusto nila. Kasi sobrang layo ng Fnatic. Nandun sila sa bahay mismo. I mean, sa sa bottom lane. Okay. So ito, malapit na ilang segundo na, 5 segundo, magpo-full respawn ba rito yung, pero may ult dito siya, to scout, si Raven, sa kanyang Lycan. Ilang seconds ba? Meron pa. 1 minute and 10. Hindi instant respawn. So, madali, pero madali lang yan. Diyos ko po, siguro isang team fight lang. Pwede nang solohin ng team na mananalo sa team fight yung Rosh. But then both teams na online lahat yung ulti nila dito. Ayan na, nag-clear na lang si Rito ng wave. Si Teams with the Blink Dagger na rin as well. So, ito na.
At meron na siyang gem dito, Gem of True Sight. Samantalang warning, nag-word ba? Hindi. Oh, steady lang muna tayo dyan mga sir. Maraming nagde-demand ng team network, nagde-demand ng buyback status. Hindi namin yan pwedeng ipagsabay. Pero ito, para masaya tayo, buyback status. Pakita natin, chill lang. Init ulo ng mga tao eh. Galit eh. Oh, buyback status. Ayan. Ang may buyback lang, si Kuku. Apat na sila ngayon. Si Kuku, Abed, Sam H, and Raven. Oh, balik tayo sa network. Ayan, para masaya tayo. Pero 5K net worth lead for TNC, 45-minute game. And mag-group up Dotto sila dito sa gitna. Roshan will be up in a short while. Pati ba? Ito si Kuko, hindi pa rin dito talaga nag-BBKB. Nako, nako. Pero ito, nandito yung kukunan ng Fnatic. Kasi Ogre, nagbabato lang. Eh, si Pylaida yun, guys. So, yan. Ignite, nag-throw ng Ignite. Pero ito, yung Meepo ni Abed, nakatambay. Huminto yung aggression, no? Yep. Samantalang lumalaki. Wait, go to the top lane. Check mo yung top lane. Calbs. Top. Dito tayo. So, 46 minutes. And illusion lang yung pinadala ni Abed dun. So, biglang lipat agad. Biglang lipat muna. Ang laki ng creep wave dun sa baba. At piniping nila yon. Piniping ni Raven yung bottom lane nila. And then, Calbs, for what it seems to be Fnatic, napakalaki ng lamang nila kanina. I think 10 kills yung lamang nila kanina sa TNC. What happened was 32 to 35, naging tatlo na lang out of 10. Ilang beses na rin kasi nanalo sa team fight dito yung ano, yung TNC. Napapunish nila yung Fnatic, pero to nandito si team 2, clear the creep wave. Ayan na nga. Naki-clear niya, pero nandito na nga. Oh, isang mabilis lang na rush to if Fnatic. Nakita nila rito si Kuku. Will be spotted out. There goes the swap into the snowball. And Kuku, oh, sinipa pa ngayon. Pero nakakas yung ano. Pero nandito na sa likod. Lalo na sangre, Kuku. Galit na galit. Magnetize, kinumit na rin dito. Ohio will be the first to fall, mga kaibigan. Pero Abed, pinitas lang. I mean, pinitas ni Kuku dun. Nandito yung TNC. That's right, advantage. Pero mamamatay. Mamamatay si DJ. May susunod pa. May magti-TP back. But that's Eternal Envy. Mamamatay din. Again guys, nag-buyback na rin dito yung Meepo ni Abed. Ayan na, may buyback na committed. Pwedeng kunin na TNC yung rush, pero nagde-def muna sila. Kasi di nila pwedeng iwanan yung bahay. Samantalang yung TNC dito playing it safe. Ito, nagbaback na lang din sila. And libreng-libreng yung Roshan dito. Pero nandito yung dalawang wolves to scout yung Roshan. Kung sakaling i-go rito ni Abed, they can easily go for it then to defend or to the contest the Roshan pit. Eto na si Kuku pinabutay na. So si 1437 yung pinapadep dun sa baba. Mm-hmm. So parang malayo-layo pa naman yung creep wave. So sa? Pwede lang mag pwede lang lakarin niya ni 1437. Actually, ganda rin ng bato ng ganda ng pagkakabato ng false promise nito sa. This is going to be a quick Roshan for TNC. Mm-hmm. Ito, kuwang-kuwan nila. And now they may shard na yan. May refresher shard na yan. Ito na yung refresher shard. Tingin ko sa doom nila yung ibigay yung Aido. That's a double doom for TNC, mga ayun sir. Na, binigay nga Aido. Nakapaganda nga item niya para sa doom. At dual doom na yung magagawa niya. Mga dalawang disabled hero now. Raven will take the Aegis of the Immortal. Pero si Abed dito sa bottom lane, magra-rat Dotto yata sila dito. No. Mission impossible. Ting, ting, ting. Ting, tudu, ting, ting. Ganun yung gagawin niya dito, pero haantayin niya lang muna. Kasi TNC, yan nga sinabi ko, hindi nila pwedeng pabayaan muna yung bahay. Importante talaga yung bahay. Mm-hmm. Napaka-importante. Pero ito, si Kuku nagpa-farm pa rin hanggang ngayon. At anong kukunin yung item dito? Daikan, may boots of travel. Ay, may boots of travel na. Lam na yata to Calbs. Mm-hmm. Parang GG push talaga. Ito. And Kuku completes his butterfly as well. Oh. Naku! Shoutout kay Kuya Nick! Nandito si Kuya Nick, pare! Yes, sir! Thank you sa pizza kagabi. Ayan. Filipino Askar versus Filipino Meepo yan. Indog Meepo. Huwag niyo kakalimutan, Indo Pride. Abed. Indo Pride. Pero eto. 49 minutes yung TNC ngayon, yung gold swing sa kanila, papasok, papunta sa kanila. Ayan na. 16K. And Raven. Masarap. Tinatry na lang nila muna push yung lanes. Yung bottom kasi rito talagang sobrang napupush. Yep. Napasarap.
And then dito si Mipo sa may sideline lang. So ito yung kailangan nilang tingnan. Gaya ng sabi ni Elo, mission impossible yung gagawin dito ni Abid. Kung makakuha siya ng any sorts of pick-off dito sa bottom lane, ay nakaabang pa rin yung Abid pag Mipo. Alam, siguro pag alam niyang push ng parang nandito na malayo sa, yan na malayo na sa bahay yung TNC, i-go niya na yan, you know. Yeah, Teams, onto the bottom lane. Yun na, pining na. Naku. Pining na. Pining nila rito si Pailai Dai. Oh, there he is. Pero wait. Teams yung iniiwan sa bahay. Anong plano rito ng TNC? Ayun na nga, patuloy sila sa pag-angat. May Aegis sila eh. May Aegis, may Cheese, may Refresher Shard. So what could possibly go wrong for TNC? GG po siya na sila dito. Pero nagtitipi na rin Disruptor papunta rito. Ha? Samantalang yung Meepo nasa bottom lane, tuloy-tuloy sa pag-push. Pero nag-glimpse dito yung... Si Kuko. Si Kuko, yung Oscar niya. Pero itutuloy wait pa nila. Up, a 5v5. Ito na ang Laikan. GG push ngayon yung gagawin ng TNC. They're going after the tier 4s, mga sir. Ito na, Kuko! Galit na galit yung kuya mo. Pero si Raven, grabe na stun. Static Storm will be committed there. Pero may Aegis of the Immortal pa yan si Raven. Magtutuloy-tuloy sila dito siya. Ang ganda na pato ni lalo na sangre, mga sir. This is it. The moment of truth. Nako po, Mipo Abid, trashing the base. Base race pa tayo dito mga kaibigan, magkuunahan. Oh, holding our fingers right there, getting wala our fingers crossed. TNC versus, TNC taking game 2. What a base race, what an end. What a way to end the series, Calbs. Yeah, base race ang nangyari base dito. Base race yun. Pero what if si Abid pumunta, nag-tipi doon pabalik sa bahay? What ano kaya mangyayari? Well, walang buyback din yung Meepo, man. Yun lang. Walang din buyback. Pwede lang girahin yung TNC doon, pero fully equipped dito yung TNC para doon sa fight na yun, eh. So, nasa TNC talaga yung advantage yung time na yun. So, Filipino Huskar wins again Indo-Meepo. Alright. So, it's going to be TNC versus Mineski sa finals best of 3 bukas alas 7 ng gabi. Kuya Nick, magkakas. Best of 10. Best of 15 yun na nakita ko eh. Alam ko best of 15 yun. Best of 15 yun eh. Pero, ay, wala ka bukas. Ano ba yan? Pero, magdalaan ng Tarshir. Yun, Tarshir? Oo. Dalaan ng Tarshir ha. Alright. Umurong atay ko bigla. Akala ko mauna pa si Abid. Ako rin eh. Akala ko. Hindi, kasi may tier 4 tower pa. May tier 4 pa kasi yung naubos TNC. Naubos kagad yung tier 4 tower ng Fanatic. Nauna, eh. Kaya ready to rumble kagad. Bahala ka dyan, Abid. Basta kami, rarating namin. Ang nangyari doon kasi, kalahati na lang yung buhay. Parang ang ancient, kalahati na lang yung buhay. May tier 4 pa yung TNC. Mm-hmm. So I think isang buong team din si Abid eh. Apat na Meepo, lima. Di ba? Pero maganda yung laban. Maganda laban. Na balance ni Eternal Envy. Meron ka sabi dito na balance ni Eternal Envy laban. Mahirap na yun. Mahirap ang TNC. Oo, one-sided yun. Balance lang. Alright, so congratulations TNC. They will face Mineski sa ating grand finals ng MDL Macau. Mm-hmm. Para sa dalawang teams dito. You don't give Filipino Oscar to the Filipino people. Sir Mike Oscar talaga, man. It's real. Sir Mike Oscar is real, guys. Yes. So, next game natin na may alas 12. 12 Hello? Midnight. 12 Dream, midnight? DreamHack to, no? 1. DreamHack. 1 a.m. Ayan. Professor Orbs, 1 to 5 yun. Kasi kailangan bawiin yung oras. Malapit na kayo mag-final exam. Yep. 12. Ano ba? Ano ba yan? Alas 12. Pinoy God, before we go, Pinoy God. Di pa ready yung Pinoy God. Teka lang mga sir. So sa 5, nag-peak tayo ng 5K viewers. Maraming salamat sa mga nanood. Shoutout nga pala sa Filipino viewers din natin shoutout, dyan. Shoutout yes. Sa mga viewers. Salamat sa pagtama. Ayan na, Pinoy God and General Tuna and Calbs, out!